Listening of the word of God. Lahat po tayo tumayo, dadako na po tayo sa pinakamalagang bahagi. Nagawain po natin ngayong hapon ang pakikinig ng salita ng Diyos. Sawagin po natin ang ating preacher, Preacher Arnold Bake. Palakpakan po natin. Di ba po ready si Sir Arnold eh? Sige po, tawagin po natin ang ating mahal na pastor. Ay, kala ko lang nagbibiro lang si pastor kanina. Ako pala talaga. Kaya magandahan da kami minsan, hindi biro lang yan, pero minsan totoo yan eh. Kaya prepare lang. Si brother Paul nga kagabi, handang-handa siyang magbigay ng exhortation kahit hindi siya naka-schedule. Biruin mo yan. Prepare lang ha, prepare lang. Amen. All right, let's open our Bible in Proverbs chapter 11. A familiar passage in the book of Proverbs. Proverbs chapter 11 in verse 3. Okay. Are you there? Sabay-sabay po nating basahin. Proverbs chapter 11 in verse 3. Are you there? All right, let's read. The integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of transgressors shall destroy them. Right? Tayo po sandaling pumikit at manalangin. Nagilang Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Muli pinagpupuri kami at nagpapasalamat sa oras na ito na muli niya naman po kami tinipon sa bahay sa bahang ito upang sumamba sa inyo, O Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa Panginoon sa kabutihan mo po sa amin. Kabila, napakarami po namin pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Ngayon po'y tapat po sa buhay po namin at narito po pa rin kami at handang makapakinig ng iyong mga banal na salita. Ay po'y napatuloy pong palaguyin ng bawat isa sa aming pananampalataya, O Diyos. Ngayon po ang magsalita sa kalagitnaan po namin, Panginoon. Gamitin mo lamang po ang bibig ng inyong likod at kayo po ang mabuhot ng pangangailangan po namin, O Diyos. Kahit kung meron mong kuya nakikita ang bahid ng kasalanan sa aming puso at isipan na ipatawarin mo po kami. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. All right, please be seated. So wala pa yung north wind. Nangyari? Ay, yung west. Wild, wild west. So baka hinahabol nila yung closing prayer. Alright, kilala naman natin yung writer ng Book of Proverbs. Si Solomon, si King Solomon, the wisest and the richest man that ever lived. Ayos. So, makinig kayo mga bata, makinig kayo. Para matuto. Meron tayong matutunan kay King Solomon. Right? Si King Solomon ay taong ubod ng talino. Kung gusto mong matuto mula sa buhay ni Solomon ngayon, makinig kang mabuti, anak. Amen? Kaya nga, sabi ni Solomon sa ating binasang talata, the integrity of the upright shall guide them. O yan na mismo yung ating title. The integrity of the upright shall guide them. No? Parang incomplete pero complete na rin yan. Pero pwede nating dugtungan. Kaya nga yan ang kinuha kong title. The integrity of the upright shall guide them.
Tama tong oras na ito. Alright. Ang ibig sabihin ng integrity dyan ay innocence. No? Innocence. And then, pag sinabing innocence, pag chinek mo yan sa Webster Dictionary, ang ibig sabihin ng innocence is freedom from guilt or sin. Freedom from guilt or sin through being unacquainted with evil. No? Freedom from guilt or sin through being unacquainted with evil. No? Yun yung innocence na pinanggalingan ng integrity. Yun ang ibig sabihin ng integrity. No? Yung ikaw ay wala kang acquaintance sa masama. Wala kang pakikisama sa mga evil men. No? Kaya nananatili yung iyong integridad. Yung innocency. No? Amen. The integrity of the upright. Alam naman natin, pag sinabing upright, it is the righteous people. It is they are the righteous people. Upright. Just like Job. Mamaya, babasahin natin yung nangyari kay Job. So, the integrity of the upright. The integrity of the righteous people shall guide them. Alam ba yung ibig sabihin ng guide yan? Is to transport or to lead. Yeah, mas madaling maintindihan. So, tingnan nyo mabuti ha. The integrity of the upright shall guide them. Ha? Yung ating freedom from guilt or sin. Yeah. Because we are not acquainted with evil. Ito mismo, yung ating blamelessness na ito will lead us saan? Sa pagiging holy. Will lead us to live holy. No? The integrity of the upright shall guide them. No, yung guide ng upright people, the holy people, is the integrity. Amen. Kaya dinugtungan ko lang para mas maging maliwanag kasi yung upright is also the righteous people and the holy people. Yung mga banal na tao ng Diyos. So yung gabay nila, the integrity of the upright shall guide them to live a holy life. Yun yung number one. Amen. Parang okay lang ba kayo? Nakainom ba kayo ng gamot? Parang malulungkot kayo. Dahil ba talaga sa init ng panahon? O dahil meron kayong hindi naiwanan sa bahay na maganda, na hindi maganda? Meron kayong naiwanan sa bahay? No? Naputol yung pag-e-ML nyo. Ha? Kaya ba malungkot kayo? Ha? So the integrity of the upright shall guide them to live a holy life. Basahin natin yung buhay ni Job. In Job chapter, let's start reading chapter 1. Alright, are you there? Book of Job. Basahin ko para malinaw yung sa inyo yung istorya ni Job kayong hindi pa ninyo na nakikilala si Job. O sa pamamagitan na itong babasahin kong talata, babasahin nating talata, ay sa mga makikilala niyo si Job. No? Sabi niya, pumpisahan natin sa verse 6. Sabi na Biblia, "Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them." So si Satanas, akit panaog lang sa Panginoon ah. Nung araw. And the Lord said unto Satan, "Whence comest thou?"
Then Satan answered the Lord and said, from going to and fro in the earth and from walking up and down in it. And sabi ng Panginoon, and the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and upright man, one that feareth God and escheweth evil? Then Satan answered the Lord and said, that Job fear God for naught? Hast not thou made an hedge about him and about his house and about all that he hath on every side? Thou hast blessed the work of his hands, and his substance is increased in the land. Ah, ang complaint ni Satanas ay hindi kaya lang naman naglilingkod yan sa iyo si Job, kasi pinagpapala mo eh. O iniingatan mo yung kanyang mga kabuhayan. Ah? Pero sabi ng Panginoon sa kanya, But put forth thine hand, sabi ni Satanas, but put forth thine hand now and touch all that he hath, and he will curse thee in thy face. Subukan mong galawin si Job, tanggalin mo yung mga tinatangkilik niya. Ha? At itatakwil ka niya ng mukhaan. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, and the Lord said unto Satan, behold, that he is in thine power. Only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. And there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their elder's brother's house. And there came a messenger unto Job and said, the oxen were plowing, and the asses feeding beside them, and the ravens fell upon them and took them away. Yea, they have slain the servants with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another and said, that fire of God is fallen from heaven and hath burned up the ship and the servants and consumed them. I am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another and said, the Chaldeans came out three bands and fell upon the camels and have carried them away, yea, and slain the servants with an edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another and said, thy sons and thy daughters were eating and drinking wine in their elder's brother's house, and behold, there came a great wind from the wilderness and smote the four corners of the house, and it fell upon the young man, and they are dead, and I only am escaped alone to tell thee. Lahat ng meron sa Job ay nawala. Pati yung kanyang mga anak ay namatay. No? Kasi yun ang complain ni Satanas eh. Nakita niyo ba? Nasundan niyo ba sa inyong mga Biblia? Di ba? Pero tignan natin yung attitude ni Job. No? Then Job, sa verse 20, then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worshiped. Ano ginawa ni Job? Nag-worship pa sa Panginoon. And sabi niya, sa verse 21, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Lahat na nawala kay Job, and yet patuloy pa rin siya nagwo-worship, nagpapala sa Panginoon. Amen. Kaya nga sabi niya, ito na yung sabi sa verse 22, ito na yung kanyang integrity. In all this Job sinned not nor changed God foolishly. Hindi nagkasala si Job, na wala man ang lahat sa kanya, na natili yung kanyang integrity, and yet hindi pa rin nasiyahan ang Diablo. Nag-worship pa rin eh. Meron pa siyang asawa,
meron pa siyang buhay. Kahubuhayan lang ang nawala. Kaya si Job ay nagwo-worship pa rin. Tignan mo ito si Satanas na napakatuso. Sabi niya sa chapter 2 in verse 1, again, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them to present himself before the Lord. And the Lord said unto Satan, from whence comest thou? And Satan answered and said, from going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. And the Lord said unto Satan, hast thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and upright man, one that feareth God, and escheweth evil, and still he holdeth fast in his integrity, although thou movest me against him to destroy him without cause? Amen? Wala naman dahilan para galawin ko si Job, pero dahil nagko-complain ka sa Satanas, ayan, pero nanatili siya sa kanyang integrity. And then Satan complained again, sabi niya, and Satan answered and said, and Satan answered the Lord and said, skin for skin, yea, all that a man hath will he give for his life. But put forth thine hand now, and touch his bone in his flesh, and he will curse thee to thy face. Subukan mong hipuin, hawakan, o itouch yung kanyang katawan. Ibig sabihin ni Satanas, bigyan mo siya ng karamdaman. Kung hindi kanya i-curse ng mukhaan. And the Lord said unto Satan, behold, he is thine hand. He is in thine hand, and pooh, but save his life. So when Satan fought from the presence of the Lord and smoked Job, and so with sore boils from the sole of his foot unto his crown, mula ulo hanggang paa, mula paa hanggang ulo, nagkaroon ng boils. Alam mo ba yung boils? Sa kapanahunan natin ngayon ay yung pigsa. Meron siyang pigsa mula sa ulo nga paa hanggang ulo. Amen? And it took him a pasture to scrub himself off, and he sat down among the ashes. Then said his wife unto him, dost thou still retain thine integrity? Mananatili ka pa rin ba sa iyong integridad, Job? Curse God! And die. Wow. Pag yan narinig mo sa iyong asawa, narinig mo sa iyong kamag-anak, buhat na pumasok ka dyan sa Baptist na yan, lalong nagkaluko-luko yung buhay mo. Lalong dumami yung problema mo. Itakwil mo na yan. At mamatay ka na. Amen? Tayo ay nakaranas ng mga ganyang pagkakataon sa buhay natin. Amen? Somebody can testify. Amen? But he said unto her, anong sabi ni Job? But he said unto her, though he speaketh as one of the foolish women, he speaketh what? Shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil? And then sabi, in all this, did not Job sin with his lips? Nanatiling matuwid si Job sa paningin ng Diyos. Amen? The integrity of the upright shall guide them to live a holy life. Amen? Amen. A holy life, it means a consecrated life. A sanctified life. Buhat nung tayo naligtas. Sineparate tayo ng Diyos. Sinanctify tayo. Sinonsecrate tayo. Iniiwalay tayo mula sa sanglibutan. At idinagdag tayo sa kanyang church. Then we became holy. Ang tawag sa atin ay ganap banal. Hindi man tayo perfecto, pero tayo ay inaring banal sa harap paningin ng Diyos. Amen! My question is, do you have an integrity that is leading you to live a holy life as a Christian?
Christian. Ha? O ikaw yung on the other way around. Sabi niya sa ating talata, the integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of transgressors shall destroy them. Alam niyo ibig sabihin ng perverseness? It is distortion. Ha? Yung kabaliktaran ng isang taong banal o isang taong matuwid. Amen! Yung mga taong na consecrate, yung mga taong na sanctify, yung mga Kristiyano, sa madaling salita, ha? They should live a true and honest in their lives. Napakahalaga nung honesty, ha? Yung trustworthiness, yung truthfulness, napakahalaga nun, no? Nakalakip yun dun sa integrity, no? Yung mamuhay kang may kabanalan, katuwiran. Ibig sabihin, kung ikaw ay mamumuhay ng kabanalan, ayaw mo ng kasinungalingan. Amen. Amen. But why in the world? Na tayo matagal ng Kristiyano, matagal ng na-sanctify, na-consecrate, hiniwalay tayo ng Panginoon mula sa sanglibutan, itilagay tayo sa kanyang iglesia, and yet nabubuhay pa rin tayo ng kasinungalingan. Walang kabanalan. Amen? The integrity of the upright shall guide them to live a holy life. Yan yung nagpanatili kay Job para siya ay mamuhay ng may kabanalan. Amen? Kaya we need to set in our mind that we are already sanctified by God. We're saved, amen? Are you saved? Are you saved? If you are saved this afternoon, kung ikaw ay ligtas na, ang ibig sabihin nun, ikaw ay inari ng ganap ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. We are sanctified, we are consecrated. Sinet apart tayo for God's purpose. Hindi, at bakit pa tayo mamumuhay sa dati nating sistema, kapatid? Amen? Kaya isip natin sa may natin ito, mapakahalaga nung salitang integrity. Ha? Ibig sabihin, tapos kinakailangan lang natin mamuhay ng merong katuwiran sa paningin ng Diyos. We need to be holy in the sight of God. Our integrity will guide us to live a holy life. Amen. I hope naunawa niyo yung sinasabi ko, mga bata. Amen. Buti pa si Popo. Naunawaan ako. Salamat, Popo. Amen. Oo, tama yun. Ito lang po. So, we need to set in our mind this word. Integrity, integrity, integrity. Kaya nga dun sa PMA, merong integrity, ano yan? Courage, integrity, loyalty. Napakahalaga yung integrity. Amen? Dapat
kayong mga bata, wala man kayong magulang dito, pero nakakapakinig na kayo ng patungkol sa pamumuhay ng totoong Kristiyano. Just like this integrity, you need to live a holy life in the sight of God. At dapat nakakapag-impluensya na kayo, merong nakikitang maganda yung magulang niyo sa inyo. Minsan kaya hindi natin madala yung ating magulang kasi nagpalit lang tayo ng simbahang pinupuntahan. Pero walang makitang bunga, sabihin, simba ka ng simba niyan, lagi ka nalang may dalang Bible, lagi ka naka-long sleeve, naka-necktie ka pa. Tapos ganyan pa rin naman yung ugali mo. Di ba? Is that familiar? Di ba? Napakasinungaling mong bata. Sabi mo, pupunta ka sa church, wala ka naman sa church. Di ba? Maraming na ng disgrasya dahil sa ganyang sistema. Akala na magulang, pinusundo natin, nasa church. Magpapaalam, pupunta sa church. Pero iba yung ka-rendezvous, iba yung kanilang katagpo. Hindi man natin nakita yung anino sa simbahan. Amen. And they're gone now. Wala na sila. At gusto man nilang bumalik, naaalala nila merong church na nangangaral ang katotohanan, pero hindi na sila makabalik. Bakit? Dahil nahihiya na silang bumalik. Hindi dahil sa ayaw lang nila, nahihiya sila. At number one kalaban ng tao ay yung hiya. Kaya nga prinsipyo ng Maris, di bali nang mamatay, huwag lang mapahiya. Di ba? Grabing pride ng tao, huwag ayaw niya mapahiya. Ayaw niyang mahiya. Pero the truth is, kung gusto nating manatili tayo merong integridad, matuto tayong bumalik. Alam naman natin kung saan tayo matututo, makakakuha ng mensahe na magpapatuwid ng ating buhay. Wala namang iba, sa church lang ng Panginoon. I mean the right church. Dahil napakarami ng churches na ang tao ay confused sa right church. Alin ba talaga yung right church? Merong clue na ibinigay ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo mismo. Paano mo matatagpuan yung tamang church? No? Nagtanong sa kanyang mga disciples, paano malalaman kung tama? Kung sila nga ay mga alagad mo, Panginoon. Na? At sabi ng Panginoon sa kanila, by their fruit you shall know them. Kaya malaki ang inaasahan sa atin ng Diyos na tayo ay magbubunga ng maganda. At para hindi mapahiya yung pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Mahirap yung nakikita nila na lagi tayong nasa church, lagi tayong may hawak na Biblia, lagi tayong naka-necktie, naka-barong, naka-necktie, naka-barong, naka-rubber shoes. Nanawagan lang po kayo. Ako, baka naman meron kayong mga black shoes dyan. Ha? Tapos, pagdating sa bahay, lagi nilang nagbubulyawan. Bakit ang tigas ng ulo? Ano ka ba naman, anak? Nahihiya na ako sa kapitbahay natin. Tayo nilang laman ng... Amen? Bakit walang nag-set, walang naisaksak na integridad sa kanyang mind? Amen? Ano ba naman yan, anak? Hindi ka na napuknat dyan sa ML mo. Sanabi ko magbasa ka ng Bible para ikaw ay tumino-tino. Eh, paano mo naman gagawin yun? Ikaw din naman nanay, ikaw din naman tatay. Nag-ML ka rin. Di ba? Paano mo sasawayin yung anak mo? Just follow what I say, don't follow what I do. Hindi tayo naniniwala doon. We are the leaders of the home. Parents, fathers, we are the leaders of the home. Yes. Tayo yung pangunahin.
para mamuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Kayong mga anak, wala kayong magulang dito, dalhin niyo sila dito para parehas kayong may napapakinggan. Ha, kung merong kang tatay na inuutusan ka pa rin hanggang ngayon, bumili ng sigarilyo, bumili ng alak, bumili ng droga, ay delikado yun. Isipulong mo na yan. Amen. Ah, dalhin niyo sila dito. Imbitahin niyo sila itong Sunday na to. Malaki ng chance niyo para sila maimbita. Sabihin niyo, tatay, Father's Day, happy Father's Day sa Sunday. Meron kaming regalo sa iyo. Punta ka, tatay. Para makita mo yung church na pinupuntahan namin. Masaya doon, tatay. Hindi mo sasayang yung oras mo. Amen. Ang pangunahin doon sa church namin ay ayusin yung pamilya. Magpagtibay yung pamilya. Di, kasi ang aming church ay is family-centered church. Try nyo lang. Subukan nyo invite yung inyong magulang. Yung tatay nyo sa Sunday. At kung meron kayong dalang tatay na hindi pa nakakarating dito, meron kayong regalo sa akin. Meron kayong special gift sa akin na pwede nyo ipangbili ng regalo nyo sa tatay nyo. No. Magdala lang kayo ng tatay. Paalala mo sa akin sa Sunday. Ha? Pag mga may dalang tatay, may regalo mula sa akin. Amen. So pilitin mong ma-invite yung tatay nyo. Amen. Alright. The integrity of the upright shall guide them to live a holy life. Just like Job. Ha, kung meron man tayong iiduluhin sa Biblia, huwag yung Kristiyanong patulog-tulog. Ha? Si Job pinawalan sa kanya lahat ng diablo. Tinanggal ang kanyang kabuhayan, yung kanyang kayamanan, yung kanyang mga anak ng kandamatay. Wala, nagkaroon pa siya ng pigsa mula ulo hanggang pa. And yet sabi niya, blessed be the name of the Lord. The Lord give it and the Lord take it away. Magandang mamuhay tayong may kabanalan sa harapan ng Diyos. And besides, sabi ko tayo ay nasanctified na. Kung ikaw ay ligtas na, inihiwalay ka na ng Diyos mula sa sanglibutan. At inilagay ka doon, naging bahagi ka na ng katawan ng Panginoong Jesucristo, which is the church. So we need to grow as a church. And as an individual, we need to grow. Huh? And for us to grow, keep this in your mind. Integrity. The integrity of the upright, the integrity of the righteous people, the integrity of the sanctified people, the integrity of this consecrated people shall guide them to live a holy life. Amen. Then the second thing is the integrity of the upright shall guide them not only to live holy but to live happy. To live happy. Amen. Psalms 26. Are you happy? Amen. Psalms 26. The Bible says, sabi ni David, judge me, O Lord, for I have broken mine integrity. I have trusted also in the Lord. Therefore, I shall not slide. Amen. Amen. The implication of the word happy is blessed. Or blessed. Do you want to live a happy or a blessed life? Ayaw nyo. Kayo ang kausap ko. Do you want to live a happy or blessed life?
reason why David avoid to slide back. Ha? Kaya kung kaya si David nasasabi niya, kaya hindi ako nakapag-backslide. Because I have my integrity in my mind. Nanatili yung aking integridad sa aking puso at isipan. Amen. Let's take it from David's testimony. Ha? Huh? Ano ibig sabihin ng integrity? Innocence. Ano ibig sabihin ng innocence? Freedom from guilt or sin. Through being unacquainted with evil. Amen? David has no acquaintance with evil person. Ganun lang kasimple yun. Kaya nanatili yung integridad ni David kasi hindi siya nakikipag-acquaint sa evil man, sa mga taong makasalanan. Hindi siya nagpapa-impluwensya sa dati niyang mga kaibigan. Sino ba yung dati niyang mga kaibigan? Ito yung taong napakaraming bisyo. Ito yung mga batang matitigas ang ulo. Ito yung uncontrollable na mga anak. Ito yung matigas na ulo ng mga anak. Ito yung masuwayin. Ito yung hindi sumusunod. Ito yung mga pasaway na mga anak. David, avoid them. And that's integrity means. Hindi na siya guilty sa kasalanan because na-avoid niya na makipag-acquaint sa mga taong makasalanan. Kaya nga, pwede ka nang mamuhay ng matuwid kasama yung matutuwid na tao. Iron sharpeneth iron. Kung gusto mong maging wise, sumama ka sa mga wise person. Amen? Pero pag ang kasama mo pasaway, ay magiging pasaway ka rin. Kung ang kasama mo ay adik sa ML, magiging adik ka rin sa ML. Kung ang kasama mo ay mahilig mag-TikTok, ay magaling ka na rin mag-TikTok ngayon. Kung ang kasama mo ay lasinggero, ay sigurado kung lasinggero ka na rin. Kung ang kasama mo ay magaling mag-sup-sup ng sigarilyo, abay, imposibleng hindi ka sumup-sup ng sigarilyo. Ha? Kung ang kasama mo ay mahilig sa chicks, ha? Check boy ka rin. Or other way around. Kaya gustong-gusto mong kasama mga lalaki kasi may pagka babae ka. May dilema eh. Tignan mo. Pag ang lagi mong kasama babae, ikaw lalaki ka, ang delikado, may impluwensyahan ka ng mga babae. Di ba? Kaya lang, ang delikado naman, yung pagkalalaki naman ang lagi mong kasama, baka naman ma-inlove ka sa lalaki. At no. Not in this church. Amen? Yung mga tao, mga lalaki dito ay tunay na lalaki. May gupit na parang lalaki. Hindi lang parang lalaki, gupit ng tunay na lalaki. Tumatayo ng tunay na lalaki. Nagdadamit na tunay na lalaki. Naglalakad na tunay na lalaki. Nagsasalita na tunay na lalaki. Amen? The integrity of the upright shall guide them to live a happy life. Na masaya si David, pinagpala si David, at during this time, hindi pa siya nagbabackslide. Kaya nasasabi niya na nanatili siya sa kanyang integrity, na avoid niya makipag-acquaintance sa mga evil person. Amen? And this is integrity or innocency. Amen? Kaya pag ikaw matagal-tagal lang ng Kristiyano, napunta ka ba sa pagbabackslide? Ibig sabihin,
nawalan ka ng integrity. Parang hindi niya naintindihan yun. Kung ikaw ay matagal-tagal ng Kristiyano, at pumunta ka pa sa pagbabackslide, nawalan ka ng integrity. Amen? So we need to set this in our mind. I-set natin to. I must retain my integrity just like Job. I must retain my integrity just like David. Amen? Amen. Proverbs chapter 20 verse 7. The Bible says, the just man walketh in his integrity. Ah, yung taong matuwid, yung taong upright, yung taong banal ay lumalakad sa kanyang integridad. Amen. His children are blessed after him. Ibig sabihin, mga tatay, itong sinasabi dito ni Solomon. Yung mga tatay na lumalakad sa na merong integridad, yung kanilang mga anak ay pagpapalain after them. Because of their integrity, yung kanilang mga anak ay pagpapalain. Amen? Question is, gusto mo bang pagpalain yung iyong mga anak? Magulang, tinatanong po kita. Tatay, gusto mo bang pagpalain ang iyong mga anak? Gusto mo bang mamuhay silang masaya na kasama kayong magulang? Then walk in your integrity! Manatili sa atin yung ating integridad. Ha? Avoid those evil person in our life. Amen? Alam mo na nga, pag niyaya ka na kumpare, wala namang ibang pupuntang, kundi inuman, talagang i-entertainin mo pa. Alam mo naman, pag niyaya ka, dadaling ka lang sa drugs, tapos lasamahan mo pa. Alam mo naman, pag niyaya ka na kumpare, dadaling ka lang sa sugalan, pero pagbibigyan mo pa. Avoid them and that is integrity. Amen! If you want to live a happy life, a blessed life, retain your integrity. Amen. I hope naunawaan niyo po yung aking sinasabi. Let's avoid evil influence from evil people. Amen. Ay, avoid na natin yun, mga anak. Kayo mga anak na walang magulang dito. Kayo naman ang nakakapakinig ng ganitong mga mensahe. Umpisahan nyo sa inyo. And before you know it, makakasama nyo later on yung inyong mga magulang. Ha? Makakasama nyo mamuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Ha? Pero pag hindi natin narituhin yung integrity na yan, wala tayong mabuwin sa ating mga mahal sa buhay. Ha? Tayong mga magulang, kung gusto nating tayo ay respetuhin ng ating mga anak, manatili sa atin yung ating integrity. Tayo dapat ang pangunahin sa ating tahanan na merong magandang testimony. Amen! May integrity nga eh. Tayo yun. Tatay, tayo yun, tayo. Amen. Panindigan na natin yung pagiging tatay natin sa ating mga anak. Since tatay ka naman na talaga, eh panindigan mo na yung pagiging tatay. Ah, yung tatay na lumalakad sa kanyang integrity ay galit sa kasalanan. Kaya pag nagkasala yung kanyang anak, dinidisiplina niya. Kinakausap niya. Ah, hindi basta-basta nagagalit, wala namang sinasabi. Hindi naman nagtuturo. Ha, basta nagalit na lang, lahat na ginawa sa kanyang anak pero walang naituro. Ha? Hinampas na kung anong hawak niya, sinipa pa, sinuntok pa,
pero wala namang naituro sa anak. And that's not integrity. Amen? Tayo yung pangunahing magulang. Kung gusto natin pagpalain yung ating mga anak, tayo muna ang dapat tumanggap ng pagpapahala mula sa Diyos. Kung gusto natin maging masaya yung ating mga anak, tayo dapat muna ang maging masaya sa gawain ng Panginoon. Dapat masaya tayo tuwing tayo ay merong virtual fellowship. Tuwing tayo ay merong exhortation mula sa Biblia, ay active tayong nakikipag-participate at nakikita ito ng ating mga anak. Masaya tayong kasakasama natin yung mga righteous fathers. Masaya tayong kasakasama yung mga righteous mothers. Eh, sinong tutularan ng ating mga anak? Wala namang iba kundi kanilang mga magulang. Amen. So let's retain our integrity. Oh, nanay, kalimutan mo na yung ML. Opo, ikaw yung kausap ko sa... Kalimutan na yan? Wala namang may... Wala dyan integridad. Alam mo kung bakit paulit-ulit yan? Kasi paulit-ulit ako nakakakita ng mga magulang, mga anak na tuloy na naa-addict sa laro ng diablo na to. Laro ni Satanas yun eh. Kaya nga maraming addict. Amen. Nakakaya yun kung linggo-linggo nga nasa church ka. Tapos from Friday to Saturday, nasa ML-an ka naman. And that's not integrity. Amen. Avoid it. You want to live a happy life, a blessed life? Avoid it. Retain integrity in our lives. Amen. Amen. Madali lang naman eh. Napakasimple lang naman para manatili ka mayroong integridad. Avoid evil. Iwasan mo yung evil. Iwasan mo yung masama. Alam naman natin kung ano yung masama. Paulit-ulit na natin naririnig sa pulpit nito, dating hindi mo man alam na masama yung ginagawa mo. Ay, akala ko hindi bawal yung TikTok. Ay, akala ko okay lang yung ML. Pero paulit-ulit pong naririnig, ay hindi pala maganda yung ML. Pag-isipan mo mabuti kung bakit hindi ka naniniwala hanggang ngayon. Hindi, Pastor, ilibangan ko lang naman pag wala akong ginagawa kasi naiinip ako pag nasa bahay ako, naiiwala ako mag-isa, wala na akong magawa, kaya nag-ML na lang ako. Nanay, wala ka na bang labahan? Wala ka ng hugasan? Kung wala ka ng labahan, wala ka ng hugasan, wala ka ng linisin na CR, wala ka ng linisin na bahay dahil malinis na lahat, nanay, mag-aral ka ng Biblia mo. Ha, meron kang mahabang panahon para mag-aral ng Biblia. Kung wala ka na talagang gagawin sa bahay. Amen. So that pag ikaw ay lumago sa pananampalatayang iyan, ay maiimpluwensyahan mo pa yung asawa mong unbeliever. Nge. Yung asawang unbeliever. O yung asawa mong parang unbeliever. Kasi hindi mahilig sa Biblia eh. Parang lang, pero unbeliever din yung katulad mo. Pero kung meron kang mahabang panahon sa pag-aaral, eh may tuturo mo sa asawa mo. May sisya mo sa kanya yung napag-aralan mo. Hindi, nanay, alam mong ginagawa mo, inaantay mo pa si tatay para pagdating ni tatay, yayayay mo, ML tayo. Biruin mo isang anak, isang tatay, yayayay ng kanyang anak, tay, in-invite kita ha. Ano ibig mong sabihin? Pag in-invite ka, pinagbigyan mo, pinagbigyan ko lang yung anak ko. Anong ibig mong sabihin? Okay lang siya mag-ML. At okay ka lang kasi laro lang naman ito. Eh bakit hindi mo sawayin yung anak mo? Anak, mas magandang gawin. Magsulat ka, mag-aaral ka magsulat. Mag-aaral kang magbasa. Mag-aaral ka ng ganito, ganito. Na mahalagang bagay na pang-espiritual. Hindi puro ka karnal lang ang alam mo. Lalaki kang karnal, anak. Amen.
The integrity of the upright shall guide them to live a holy life, to live a happy life. Amen. And then, number three and last, the integrity of the upright shall guide them to live peaceably. I mean peaceably, mapayapa. Ha? Yung integridad na yan ang magli-lead sa atin para mamuhay ng mapayapa, hindi magulo, hindi maingay. Amen. Mapayapang buhay. Ha? In Romans chapter 12. Sa natin sa verse 18. Right? Are you there? If it be possible, sabi ni Paul sa mga Kristiyano sa Romans. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Mamuhay ng mapayapa sa lahat ng tao. Alright. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Ha? Huwag tayong magpaghumo sa ating galit, huwag tayong gumanti pag mayroon tayong kaaway, because sabi ng Panginoon, yung paghihiganti ay sa Panginoon. Kaya nga sabi niya sa verse 20, therefore, if thine enemy be hunger, feed him. Kung akaway mo, kaaway mo ay magutom, pakainin mo pa siya. If he thirst, give him drink. Kung siya'y mauhay, bigyan mo pa siya ng inumin. For in so doing, thou shall heap coals of fire on his head. Kung yan man ay galit sa'yo, yan man ay nagpe-persecute sa'yo, pero ginawan mo ng mabuti, sabi doon, para mong nilalagyan. Ha? Nang yelo yung kanyang nagbabagang utak, nagbabagang ulo. Ha? Lulusawin mo yung kanyang init ng ulo. Amen. Papatayin mo yung kanyang init ng ulo. Amen. Kaya kung galit na yung asawa mo, tatay, huwag ka nang magalit. Kung galit na yung asawa mo, nanay, huwag ka na rin magalit. Kasi yan ay war. War. Just like war in the Middle East. Ha? Walang katapusang gera yan pag parehas na galit. Amen! And then sabi niya sa verse 21, be not overcome of evil. Huwag mo ngayon na magapi ka ng masama, but overcome evil with good, and this is integrity! Dapat ma-overcome mo ng mabuti yung masama, so that you will live peaceably with all people. Hindi yung lahat na lang kaaway mo. Naalala ko nung ako, nasa training ako, meron akong kabatis, ewan ko sana hindi nanonood. Lahat na lang kami, nakaaway niya. Pero nagsasorry naman siya. Sorry, talagang high blood lang ako. Pero lahat talaga ang nakaaway niya. Eh, dumating sa puntong kinakailangan kaming mag-physical check-up ng doktor. Eh, di binipi kami, lahat. Eh, 90 over 60. High blood daw siya. Ibig niya sabihin sa high blood, attitude pala yun. Ha? Attitude yung nagpapa-high blood.
Kaya wag mo sabihin, sorry, high blood ako. Hindi ka high blood, kapatid. Bad attitude yan! Amen! Avoid it! Be not overcome with evil, but overcome evil with good! Kung biniro ka lang naman ang asawa mong lalaki, huwag ka nang masyadong magpa-apekto. Binibiro ka lang naman, nilalambing ka lang naman eh. Bakit hindi mo i-response ng palambing din? Di ba, ikaw naman misis, niloloko mo ako, binibiro mo ako, tawa lang. Huwag ganun na, huwag ganun ha. Ha? Binibiro ka lang naman nung misis mo. Ikaw naman, sineryoso mo. Tamo, parang wala ka pa nga ngayon. Wala pa ba? Sana nandiyan ka sa live streaming. Biruin mo yun. Biniro ka lang eh. Naapektuhan ka na. Na? Hindi dahil ikaw ay high blood, because dahil may nakasanayan tayong bad attitude. Biruin mo yung kabas ko, nakaaway niya na lahat sa amin. Kasi high blood daw siya, yung pala. Low blood naman. Therefore, hindi yung pagiging high blood, kundi attitude talaga. I conclude na attitude talaga. Ha, meron tayong attitude problem. At kung meron tayong attitude problem, manatili sa ating isipan that I need to have integrity! Na-sanctified na tayo, kapatid. Inihiwalay tayo, na set apart na tayo, hiwalay na tayo sa sistema ng sanglibutan. Huwag na tayong magpagawyo sa diablo. At tapilit tayong ibinabalik sa sistema ng sanglibutan. Amen! Overcome evil with good is integrity. And by this, we will be able to live peaceably. By this, makakapamuhay tayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Kaya iumpisahan talaga natin to sa loob ng tahanan. Amen. Kasi kung ano ang nakalakihan nating attitude sa loob ng tahanan, paglabas natin, yun tayo. Kaya napakahalaga sa ating mga magulang yung tinuturo natin sa ating mga anak. Kasi yan yung paglumabas sila sa ating tahanan, yun yung daladala nila, yung naituro natin sa kanila, yung impluensyang naibigay natin sa kanila. Amen. Tignan nyo, sabi ni Solomon, Proverbs chapter 16, a familiar passage in the book of Proverbs. This may be the last verse na babasahin natin. Proverbs chapter 16, in verse 7, when a man's ways please the Lord, he maketh even his enemies to be at peace with him. Amen. A holy life, living a holy life is pleasing to the Lord. Di ba? Kung mamumuhay tayo may kabanalan, ito'y kaaya-aya sa harapan ng Diyos. At ang pangako ng Diyos ay tayo mamumuhay ng merong kapayapaan. Amen. Kahit yung ating mga kaaway magiging at peace sa atin kung mabibigyan natin ng glory ang Diyos, kung mag-glorify natin ang Diyos, kung mapiplease natin yung Diyos sa ating pamumuhay. Mismong ang Diyos ang nagsabi, magiging ating kaaway ay magiging kabati natin. Eh kung yung Diyos nga hindi mo kabati, paano pa kaya yung tao? Kung simpleng utos ng Diyos, hindi natin masunod. Paano pa kaya yung tao? Amen? Ano sabi ng Panginoon? Huwag natin siyang lukuhin. Bakit? Ha?
Eh, kung sinasabi ng Panginoon, kung yung kasama mo nga, na magulang mo, kapatid mo, eh hindi mo nga mabigyan ng kapurihan na nakikita ng iyong paningin araw-araw, paano pa kaya ako? Paano mo ako bibigyan ng puri na hindi mo nga ako nakikita? Kaya nga yung manifestation ng pagbibigay glory, pagbibigay honor sa Diyos ay kung paano natin ino-honor yung mga kasama natin sa ating tahanan. Amen! Amen. Kung kayo, paano nyo binibigyan ng honor yung inyong mga magulang, mga anak? Paano nyo binibigyan ng honor yung inyong mga tatay, mga asawang babae? Ay, ganun din naman mga lalaki, mga tatay. Kung paano nyo ino-honor ang inyong mga asawang babae? Amen! That is pleasing to the Lord. And when we please God, sabi dyan, even our enemies will be at peace with us. Amen! Mawawalan talaga tayo ng kaaway. Hayaan mong iawayin tayo ng mga ayaw sa atin. Sige lang. Ang importante, hindi tayo nakikipag-away sa kanila. We love them. Share them the gospel. They need the gospel. They need to get saved. Amen! I hope Jumong. Okay na, Jumong, sa palagay mo. Pwede na yan. The integrity of the upright will guide us to live holy, happy, and what? Peaceably. Peaceably. Mapayapa. Amen. I hope the message is clear. This is the favorite text ni Jumong. Favorite praise ni Jumong. The message is clear. Is it clear? Hindi yata, ulitin ko. Is it clear? Ano yung title? The integrity of the upright shall guide them to live a holy life, to live happy, and to live peaceably. Amen. I hope meron po tayong matatandaan, no? Sa ating pinag-uusapan, integrity, integrity, integrity. Let's live with integrity. No? Let's be honest sa pagiging Kristiyano natin. Let's be true sa pagiging Kristiyano natin. Amen. I hope the message is clear. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo pong manalangin. Pakiling Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Muli pinagpupuri kami at nagpapasalamat. Natapos na yung pag-aaral lang yung mga salita. Thank you so much, oh God, for your word. Thank you for the message. Ay pa inapatuloy po itong palaguin sa puso at isipan ng bawat isa sa amin. Kaya salamat po, binabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalulatian po sa inyo. In Jesus' name, I pray, amen. Kusang bahagi mo tayo kaya nausap ng Panginoon sa mensaheng ito bakit hindi tayo lumapit sa altar at makipag-uusap tayo sa Panginoon. Tayo po manalangin.
salamat. Sa tapos po na yung pag-aaral. Thank you so much, oh God, for your word. Thank you for the message. At patuloy po itong palawin sa puso at isipan ng bawat nakapakinig. At yung mga anak niyo, lumapit pa ng Diyos sa gabing ito, alam mo po ang kanilang pangangailangan. Abutin mo po ang pangangailangan ng mga anak. Tugunan mo po ang aming panalangin, Panginoon Diyos. O God, salamat po. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan ang kaluwalhatian sa inyo. At muli patawad sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ay aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. O God, pwede na pong bumalik sa upuan. I hope mayroon po tayong natutunan sa gabi nito. Amen. Amen. Are you still happy? Are you happy? Are you happy? Ushers, are you still happy? But parang hindi pa kayo ready, ushers. Mukhang malungkot na kayo, ushers. Are you happy? I'm happy. Are you learning? Amen. Are you learning? Amen. So, let's continue to study our Bible. Okay? Ushers, please come. Sa iyong mga bisita. Sa iyong mga bisita. Welcome ang offering na ginagawa tuwing may gawain na ganito. Huwag kayong magpalala, hindi kayo papayag kung wala kayong ilalagay sa offering envelope. Naunawaan po namin, maaaring hindi kayo handa sa bagay na ito. Dakilang Diyos sa mangbanal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa maluwalhating nagtapos, Panginoon, ang aming pong pagsamba sa araw na ito, ang aming pong midweek service, O God. Salamat po, Panginoon, sa mga nasiran po naming mga kaluluwa at sila'y tumanggap, Panginoon, sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, na aming po natanggap ngayon at patuloy, O Diyos, na gabayan mo po kami na ito'y aming po maisapamuhay sa aming pong pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat at sa larangan po ng pagbibigay, Panginoon, pagpalain mo po, O Diyos, ang lahat ng makapagbibigay sa araw na ito. Ibalik mo po, Panginoon, siksik, liglig at umaapaw ayon sa inyong pangako, O Diyos. At sa mga walang kalalagayan, patuloy, O Diyos, na pagpalain mo po at hamunin upang sa mga susunod na pagkakataon ng pagbibigay, sila man ay makabahagi. At ang lahat ng ito'y magamit, Panginoon, sa ikalalawag ng inyong gawain dito po, O Diyos, sa Kalookan. Maraming salamat sa iyong papuri, kaluwalhatian at pasasalamat. At patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkakasala sa aming puso't isipan. Ito po ang aming samod dalangin sa makapangyariang pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. I hope meron tayong natutunan sa gabing ito. Amen. At masaya pa rin tayo. Amen. Alright, after the closing prayer, let's shake hands one another. At let's invite more people this coming Sunday. Amen. Bukas po ay atin tayo ng revival sa La Union through virtual. Kung gusto niyo pumunta rito ay mas maganda po, no? Bukas ng hapon, 2 o'clock. 2 o'clock. Alright. I hope wala na tayong nakaligtaan. After the closing prayer, kausapin natin yung ating bisita. Okay, tayong lahat ay tumayo at tayong mananalangin. At hihilingin natin manalangin para sa ating closing prayer si Tate Erning. Tate Erning, please. Sige, tayo po'y mag-pray. Dakilang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat. Patuloy, Ama, na kami po'y nagpapasalamat, Panginoon. Lalo na po, O Diyos, sa aming pong pastor na patuloy na ginagamit mo, O Diyos, na nagbibigay sa amin ng inyong kapahayagan, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo na amin po natanggap at amin pong hiling na patuloy ingatan mo po ang amin pong pastor, ang kanyang kalusugan at lagi, O Diyos, na siya po'y patuloy na ingatan, Panginoon. Lalo na po, O God, ang kanyang truth na siya pong instrumento na ginagamit mo po upang makapagpahayag po ang aming pong pastor. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa na nakapakinig, O Diyos. Loobin mo po, O God, kung paano kami ay maluwalhating nakarating, O Diyos, sa araw na ito. Gayun din sa aming pagbabalik sa bawat tahanan po, Panginoon, ng bawat isa, O Diyos, naligtas, malayo sa anumang kapamakan sa kuna sa bawat daraanan po namin. Maraming salamat po, O Diyos, at sa mga natitira pa pong mga gawain sa fellowship, Panginoon, ay tunay nga po, O Diyos, na ikaw po, Panginoon, ang siyang manguna sa lahat ng ito, O God. Sa iyo ang papuri, kaluwalhatian at pasasalamat. At patuloy na aming pong hinihiling na marapatin mo po na anuman nakikita mo pang kasalanan sa aming puso't isipan, kami po inyong patawarin. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you and good night. Para sa